Hi, ako si Mia. Isa akong estudyante ng PUP. 21 years old ako and student athlete din ako. So, yun. Hi, ako po si Jamel Beto. Ako'y 21 years old. Nag-aaral pa ako sa Divine World College of Legazpi. Second year student po. So, hi, I'm Adam Ramirez. 18 years old. 19 years old. And currently, wala. Ako po si Jairus Miranda. 22 years old, graduate ng Speech and Theater Arts sa Bicol University, and currently unemployed po ako, pero hoping sa kung ano mga opportunity ang dumating. Good afternoon, ako po si Miriam Sarandi, 22 years old, and nag-aaral po ako sa Bicol University College of Arts and Letters, incoming 4-year college. So, ang gagampanan ko sa Higit sa Pag-ibig, si Tonyang. So, ako si Tonyang sa HSP. Sa Higit sa Pag-ibig, ako si Ram. Akong gaganap bilang Ram sa play. Sa Higit sa Pag-ibig, ako si John. 26 years old. Bilang ako as Jairus, as myself, isa akong Johnny na tao, and hindi ako namimili ng sino man pwedeng maging kaibigan, and naniniwala ko sa kasabihan na people who like people are the people that people like. Bilang ako, mabait. Mahit. Shy tayo. Malinis sa mayaw. Mahaligay sa pagkain. Pero hindi tumatagal. Si Jamel ay isang masipag na estudyante at at the same time athlete, kasi student athlete ako. Tapos yun, masipag na mag-aaral at mabuting anak sa kanya. Bilang isang ako, sa pagkakaalala ko, kasi nung college days ko, punong-puno kami ng production dito, production dyan, kumaga, college pa lang is nahasa na ako. Pero as an actor, we should never stop learning. And dinedefine ko ang sarili ko as open space. Isa akong open space as an actor. Kasi kada productions, may kanya-kanya yung atake. May kanya-kanya yung genre. May kanya-kanya may kanya-kanya siya interpretation sa kada play na pinopurchase nito. Si Adam Pira. Actually, first time ko lang po kasi magpaas sa isang theater niya. Si Adam bilang actor, siguro ano, nasa process pa po na learning, everyday learning, sa rehearsal. Medyo naninibago pa sa mga process, pero waiting to learn naman. So nga, syempre hindi ko sumayaw. Napasok ako sa theater. So first time ko mag sa Nuyan. May foundation and hindi ko tig-expect na makakapasok ako. So ang experience ko doon, kailangan ko talagang aralin, mag-internalize ka para yung character makuha ko. And magawa ko siya in a good way. Like hindi obvious na, ay, ganyan-ganyan. Then dito sa Sining Banwa, audition ako, sabi kasi gusto ko i-apply. Natutunan ko sa past ko. So ayun. Hindi ko in-expect ulit na makakapasok ako. So, ngayon, na-compare ko siya before na mas marami ako yung nabutunan sa 2 months pa lang. So, ayun na, no acting-acting, relax lang, just go with the flow, trust the process, and ayun, unti-unti ko siyang na-apply. Si Mia naman bilang actor is siguro good listener. Kasi, since first time ko sa theater play, siyempre, malaking factor yung dapat nakikinig tayo sa mga nagtuturo or sa mga advices. So, yun. Yun yung tingin ko sa sarili ko. Kasi, kapag nagtuturo sila, siyempre, makikinig ako, then ma-apply ko. Bilang dyan, supportive boyfriend. Supportive din siya sa mga friends dito sa bahay. Grupo sila. Tapos, yun.
tone niya, mabilis lang siya magpatawad. At sabi ko, manunulat ng luna. So yun. Parang magiging ate-ate din. Pero more on, ano kasi, parang manunulat ng luna sa grupo. Bilang Jojo, sa higit sa pag-ibig, isa akong 22-year-old college student na miyembro ng grupo dito sa higit sa pag-ibig. And medyo may pagkajali din siya pagdating sa kulitan nila ni Candy, sa panaasar niya kay Candy, and sa iba pang characters dito sa play na ito. Kumbaga, chill lang siya. And medyo pinapakita din doon na yung relationship niya sa mama niya is malalim. And may pagka-mysterious yung, kumbaga, yung happiness na personality ni Jojo is merong mystery na tinatago sa kanya. Ang bilang karakter sa Higit sa Pag-ibig, siya ang kuya ng grupo. Kasi may grupo, ang pangalan niya. Siya ang magiging kuya, tapos isa siyang ano, isa siyang plant worker, employee siya sa planta. Ngayon, ipapakita namin sa iyo yung ano mo, yung una mong audition, yung pinasa online. So, ngayon, ipapanood namin sa iyo yun. Tapos, titignan namin kung ano yung magiging reaction. Meron kayong mga set of questions na tatanungin after that. Okay, ready na? Ito yung ano. Okay, sige. Game na. Ready ka naman panoorin. Oh, naman! So, ngayon, papanoorin mo yung first video audition mo. So, may kanya-kanya tayong mundo. Mula sa pagkabuo ng sanggol sa sinapupunan ng ina, mayroon na siyang sariling mundo. Mundo na kanya lang. Dito, nakain ang pinsa. Dami ba? Dami. Kasi hindi ko lang po yung angkes. Madami maganda ako kaya lang pinsa. Pero, yung dinidikiper, tutok pa lang ako sa tawa ng tawa. Habang lumalaki siya at nagkakaisip, makakasalubong niya ang iba't iba pang mundo. May makikilala siyang tao. At yung taong yun, pwede niyang makasamang lumikha ng... about dito sa video nung ginawa akong audition, first audition. Ano kasi, gabing-gabi nito yun. Actually, umaga na ata nito. Pinili ko yung pinaka-silent na time para makagawa ko. Tapos, actually, hindi ko talaga siya memorize. May ano ako kasi yung computer monitor ko, naka-focus dun yung ano yung phone. Kaya parang nagdaya dun. Pero ano siya eh, nakita ko yung description na yung wala siyang acting. Kaya tinry ko lang yung best kong ano lang, i-portray lang yung ano yung words. Kaya medyo okay siya. So, nahirapan din ako yun. Challenge siya. Nila yun. Pero yung sarili niyang mundo, yung nabuo mula pa sa sinapupunan, hindi yun napapalitan. Nananatili ang sarili niyang mundo. Kaya nga, pag namatay... Ano siya nagtagpo ng video na siya? Hindi ka na siya pinanood. Hiniwin ka na agad. Kasi, ano po na? Outing talaga. Eh, may part na nandun na yung iba ko sa gilid. Tapos, nag-solo lang ako kasi sabi ko, ay, i-shoot ko na. Dito ko na lang kaya i-shoot ko na. May kanya-kanya tayong mundo. Mula sa pagkabuo ng sanggol, sa sinapupunan ng ina, mayroon na siyang sariling mundo. Mundo na kanya lang. Habang lumalaki siya at nagkakaisip, makakasalit ni Yako. Kalahati pa lang yung panood. Na-cringe ako bigla. Doon na siya tinapos kasi na-cringe ako. Kasi naalala ko yung nangyayari nung sinushoot ko yan. Siguro meron kasi ako na class. Tapos around lunch time ko siya sinushoot. Tapos ang ingay sa labas ng kwarto ko. Tapos nakailang take ako, siguro mga 30, 50. Nahirapan ako kasi since maingay. First time ko kasi syempre, di ba awkward kapag... So yun. Ngayon, medyo okay na. Okay naman. Kung ngayon, okay. Sanggol sa sinapupunan ng ina, mayroon na siyang sariling mundo.
mundo na kanya lang. Habang lumalaki siya at nagkakaisip, makakasalubong niya ang iba't iba pang mundo. May makikilala siyang tao, at yung taong yon pwede niyang makasamang lumikha ng isang panibagong mundo. Mundo nilang dalawa. Sa kanila yon. Pero yung sarili niyang mundo, yung nabuo mula pa sa sinapupunan, hindi yun napapalitan. Nananatili ang masasabi ko lang is, halata-halata, dito na, matagal ako nawala sa teatro. Kumbaga, nangapa ulit, ito yung gawin na mag-deliver ng lines, mag-project ng emotions, kahit facial expressions lang, back to zero yung lahat. Kumbaga, nanibago, and total reaction ko, mani-describe ko to as shock.